So, kung nagustuhan nyo ang Chalky review ko, sana magustuhan nyo rin itong milk tea in a bottle review. Actually, bago siyang product ni Buttercup Food Station. Available siya in 3 sizes. The 350ml, the 1.5 liters, and yung 1.5 gallon. Hindi ko na na-order yung 1.5 gallon kasi nga, hindi ko alam kung paano ko uubusin itong mga ito. And, pinapauso nila ang on-the-go milk tea na I think ay feasible naman and dapat maging available talaga sa market. So, pag bumili ka, nakalagay siya sa mga bote. Yung 350 ml nila, ganito siya. Maganda yung bote niya. Matigas yung pagkabote niya. Marireuse mo pa tong bote na to. And then, may sticker siya. Sad to say, yung sticker na ginamit nila is not vinyl. Kaya, napipeel off siya pag basa na. So, sana ma-improve nila yung stickers nila, yung labels. Hindi rin naka-indicate kung kailan ma-expire. Sana ilagay na nila kung kailan yung expiration date. And hindi din naka-indicate kung ano yung ingredients na meron ito. So, sana po, yung Chalky actually, ganun din naman eh. Wala rin siyang nakalagay. And sana may instruction din kung paano siya i-store. Yun. Pero packaging-wise, maganda to. May room for improvement pa kasi. Since bago lang talaga sila. As in, bago lang. Next, yung mga 1.5 nila is nakalagay sa 1.5 bottles. And nakahiwalay yung mga pearls nito. Para just in case gusto nyong uminom ng walang pearl, eh, bongga na. Pero pwede nyo rin siyang lagyan ng pearl kasi may kasama siyang pearl na pwede nyong bilhin for only 50 pesos per tub. So, alisin na natin itong malalaking ito. Lipat natin sila dito sa side. Ayan. Lipat ko na sila sa side. So, manghuhula tayo ngayon kung ano tong mga to. Hindi rin maka-indicate sa label kung anong flavor niya. So, sana po, buttercup, papilagay na po. Actually, nilagay naman nila. Nag-effort naman pala silang maglagay. Nasa taas po yung label niya. Yun. May room for improvement, as I've said. Bagong-bago lang po ito. And sobrang natuwa ko na may available ng milk tea na nakabote, swear. And sana masarap itay. So first, kung titikman is itong Okinawa. Actually, alam nyo, I'm a winter melon person. Pero, ang second favorite ko is Okinawa. So, kita nyo ba yun? Ginagawa ko. Kasi gusto ko sana yung ano. Wait lang, guys. Titigman natin siya ng bongga na. Ganito na lang. Buksan na natin. Kinlak-lakay na natin itong milk tea. Perfect to pag-party. Sealed siya. And, oh my God. May Okinawa talaga siya. May amoy ng tea na. Grabe. Wait lang. Nabango siya eh. Kaamoy na kaamoy. Wait lang ha. Kilala niyo ako kung nanonood kayo na mga taste test ko. Alam niyo pag nakadalawang sip ako, bet na bet ko to. And ito, masarap siya in fairness. But ganun. Next, wait lang. Walang water sa ref namin isa. Next, itry naman natin itong Hokkaido. Again, walang nakalagay kung ano ito. Sealed naman siya, guys. Kaya, don't worry. Alam mo, ang masarap, ang maganda dito sa product na to, hindi pa nga siya masyadong hype. Tapos, alam mo, milk tea siya. Amoyin mo eh. Ako kasi, nag-expect ako na
hindi siya lasang milk tea or hindi siya amoy milk tea. Just like yung chalky na ano, hindi ko siya naamoy. Actually, hindi siya amoy chalky. Ito, guys, amoy talaga kung ano yung flavor niya. Like itong Okinawa, pag umorder ka nito, try nyo amoyin yung Okinawa sa mga stores kasi amoy siya. And itong Hokkaido, amoy na amoy din. So, try na natin. Guys, maaatik ako dito. Actually, baka mag-stock up ako dito sa office ko. Para hindi na ako laging palamig. Next, i-try na natin itong chocolate kasi alam ko may naghihintay nitong chocolate na to. Nandiyan lang siya sa tabi-tabi. And if kilala nyo, alam nyo yung kapatid ko yon. So, ito yung dark chocolate nila. Try na natin. Okay. Ito. Dark chocolate talaga yung ginamit. Pero, nalalasahan mo yung tsaa. Pero perfect yung blend ng dark chocolate and yung tea. Hindi siya overpowering sa isa't isa. Nagmix lang sila. Which is good. Next. Last natin to ha, kasi baka maging bias ako. Kung kilala nyo ako, favorite ko ang matcha. So, dyan ka muna. Ito munang taro unahin natin. Uy, amoy taro. Swear. Lasang taro-taro. Tarong-taro talaga. Grabe, alam nyo bang nakakadalawang sip ako per bottle? And kinakabahan ako dito sa matcha ha. Baka kasi maubos ko siya. Hindi na siya taste test. Maging mukbang na siya. So, binuksan ko na. Amoy Kit Kat Matcha Chocolate Ite. Pero nararamdaman kong may hint siya ng tatsaa. Shout out sa mga nag-birthday greeting sa akin. Nag-film po ako and I'm using my phone kasi tamad magamit ng camera. Ito, shout out sa mga matcha lovers na sina Monica, Tini, Nika. Masarap siya. Try nyo. Padalhan ko ba kayo? Kaso baka expired na to bago pa dumating ng Manila, no? Lalo yung sa London, hindi to aabot. So, magre-rate na ba tayo? Actually, ayaw silang i-rate ng according sa flavor nila kasi lahat siya ay worth trying and worth tasting kasi hindi ka naman lugi dito. Actually, ito, perfect na din tong pangbaon sa school. Like, parang halimbawa, gusto mo lang ng milk tea break kapag ano, perfect to. And magagamit mo pa to kasi sobrang sturdy nung bote niya. Yun lang, yung mga sinabi ko lang na kailangan nilang i-improve is yung sa label lang, pero yung taste niya, wala na silang dapat i-improve kasi masarap talaga siya. Hindi ko lang na-try pa yung sago kasi nga hindi ko siya makuha dahil wala akong straw. Pero, I think, ito ay worth the hype. And dapat yung matry. Kasi, isang ganito is only 85 pesos. Oo, mahal siya. Kasi parang, ano lang to eh, parang yung maliit na size ng milk tea. Kaso, you're helping inang earth naman. Kasi nga, reusable to. So, if ever naka-order na kayo ng natikman mo na tong lahat ng to, alam mo na kung ano yung gusto mong flavor, go for the gallons na, or itong 1.5 pag may parties, ganyan. And then, ilipat-lipat nyo siya sa ganito. And perfect na siya. As in, may daily dose ka na ng milk tea.
And ito nga ba lang, isang 1.5 liter na to is 200 pesos. And add ka lang ng 50 pesos para dun sa 1 tub of sago. Or, pasosyalin natin, tapioca pearls. Nerd! So, sulit naman yung ibabayad mo. And I think ito, limang ganito na yung makukuha mo eh. So, much better na bumili ka nitong ganito. Salin-salin mo na lang, or if may tumbler ka naman, dun mo na lang ilagay. Sa Buttercup Food Station, excited na ako na maging available siya sa market. And sana ay pwede ko siyang i-stock up sa office ko para may daily dose of milk tirin ako. Medyo malayo kasi yung pick-up point niya sa akin. Actually, parang hindi naman siya malayo. Pero for me, kasi malayo na yun. Kasi hindi naman ako nakakalabas lagi sa office ko. And, guys, sobrang worth tasting to at worth ordering. And kapag may parties kayo, mag-galon na kayo. As in, by the galon yun na to bilhin. Kasi for sure, magugustuhan to ng buong barkada at ng mga bisita nyo. Yun lang. Kung may gusto pa kayong ipatikim sa akin or ipagawa sa akin, i-comment nyo lang yan down below. If nagustuhan nyo ang video na to, i-like nyo na ang video na to. Actually, nakaka-recover na po ako sa sakit. Merong post-travel sickness lang, pero may taste buds na po ako, nakakalasa na ako, guys. And kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na. And kung gusto mong mapanood pa ang mga videos ko at ang mga future videos ko, ay i-hit mo na ang notification bell. See you on my next vlog! Bye, guys!